Good morning, everyone. It's a very nice day in Sacramento. Ito, pre-prepare na ng husband ko yung kanyang vegetable garden. Ang sabi niya, dito daw sa medyo taas nitong portion na to, yun ang pagtataniman niya ng mga okra. Tapos itong part na dinalagyan niya ng soil, dito yung mga itatanim niya yung sitaw, tapos yung banda doon, ampalaya, pariya, sitaw, yung banggilokano ng sitaw, utong. Tapos doon sa banda doon, pariya, ampalaya. Pariya dito sa balat niya. Dito sa may balag, dyan ang ampalaya. Para mayroon, kasi vine yung ano eh, yung ampalaya. Tsaka yung sitaw, kailangan may balag. So naglalagay si Edison ng garden soil. Yung garden soil na binili namin sa Home Depot. Kasi mga friends, pagka hindi mo siya lalagyan ng garden soil, hindi rin napansin ni Edison na pagka hindi niya linalagyan ng garden soil, hindi rin maganda ang outcome ng tanim. Hindi sila matataba. Hindi sila healthy. Not unlike pag may garden soil talaga, mas maganda ang effect sa mga plants. So far, natapos na ni Edison yung kanyang DIY project na paglalagyan, ay nung naglagay siya ng mga paving stones dito sa aming backyard. Ayan, so aantayin na lang namin na tumubo yung mga grass. Pagka tumubo na yung grass, gaganda na yan. Yung mga palipaligid nitong mga paving stones na to. Pag tumubo na yung grass niyan, maganda na yan. Gaganda na. So kung mapapansin ninyo, yung mga ibang paving stones ay white and then dark gray. Pininturahan ni Edison yan kahapon. Ayan. So maganda talaga ang effect niyan pagka tumubo na yung grass. Papakita ko sa inyo dito yung paving stones dito na dito talaga mas mahalata dahil nga yung grass namin dito yung emerald grass. Ayan. Yung emerald grass eh hindi siya totoong grass pero mukha siyang grass. Fake grass. Ayan. So, kitang-kita talaga yung painted na paving stones dito, 'di ba? Ang ganda. Ganyan ang magiging effect niyan doon sa kabila pagka nakatubo na yung mga grass. Ang papatubuin lang namin doon mga friends ay mga grass na yung mga normal grass lang, yung ordinary grass. Hindi na kami bibili ng grass pa para doon. Wild grass daw sabi ng husband ko. Wild grass lang papatubuin namin doon. Kasi maganda ng green kasi ang paligid. 'Di ba? Yan.
So far, ito yung third day na nasikaso ng husband ko itong aming backyard. Siyempre, para kay kamote. Dito daw siya magtatanim ng kamote. Itong portion na to sa itong last span na ito, dito siya magtatanim ng kamote. Kasi malaking bagay na mayroon kaming kamote dito sa backyard kasi mahilig kaming magsigang, sinigang na fish o kaya sinigang na pork. Mahilig kami sa mga vegetables kaya malaking bagay na hindi na namin bibilin yung kamote kasi itong part na to maraming ano yan, pagka nataniman yan na ni Edison ng kamote, talagang masusuportahan na niya yung needs namin ng kamote. Once na tumubo yung kamote, dire-diretso siya kasi. So, hindi na kami kailangang bumili ng kamote tops. Mahal kasi ang mga vegetables, diba? So, yan, kamote dito. Tapos dyan yung sitaw, banda doon yung ampalaya. Okay mga friends, ito ang resulta ng third day na pagtatrabaho ng husband ko dito sa aming backyard. Pagka tumubo-tubo na yung, pabalitaan ko kayo kung ano nang magiging outcome nito. Pagka tumubo na yung mga wild grass. Kasi ang mga wild grass, once na nababasa na yung lupa, pag nauulanan, talagang dire-diretso na ang pagtubo ng mga wild grass. Grass ta nga ta ngayon, hindi na malaylay. Sabi ng husband ko, hindi daw na han ka nung malaylay ato'y grass me dito. Eh, syempre. Kasi emerald grass yan. Yung hindi siya totoong grass, pero parang totoong grass. Malaylay at all. Kaya namin ginawa yung ganyan. Kasi, syempre, matrabaho rin kasi yung pag-grass cut, lalong-lalo na pagka parating umuulan, mabilis tumubo ang mga grass. So, ano nang tawag dito si Tart? Low maintenance. Kaya na-decide namin ng husband ko na gawin namin ito kasi low maintenance siya. Pero ano din, ginastusan din namin siya talaga. Gagastos din kayo talaga sa una dahil bibili nyo itong grass na to, itong emerald grass. Mahal din siya. Per square feet din kasi ang benta dito eh. Pero in the long run, ngayong nailagay na ng husband ko yan, yung na-install na niya itong emerald grass na to, ang ginagawa na lang niya like every 2 weeks yung ibo-blow na lang niya yung blower ng para matanggal yung mga dumi nito, mga leaves na nagkalat mula din dito sa mga plants namin. Yan. At saka kaya namin na-deciden na ituloy, nalagyan ng pavers. Ito namang portion na hindi namin natapos last year. Para lalo na siyang maging low maintenance. Hindi na kailangan i-grass cut ni Edison every 2 weeks. Ganyan. I-grass cut pa rin, pero basit lang. I-grass cut pa rin niya, pero mas konti na. Mas konti na ang i-spend niyang hours para sa pag-maintain ng backyard. Oh,
Okay, mga friends. So, ganyan lang talaga. Kapag mayroon tayong gustong gawin, medyo magastos sa una, pero in the long run, makukuha natin yung benefit. I'll see you on my next video. God bless us all. Bye.